dahil first time ko pa nga mag-vlog na nakabike, sobrang excited ko. Lahat niya double check para lalo na yung mount, dito yung chest mount, so medyo nakakakaba kasi siyempre hindi man ako sanay na may nakakabit dito sa dibdib ko na gantong camera, so nakaka-conscious lang. Okay, so traffic agad. Dito pa lang sa bahay namin, nagta-traffic na agad dun. So dire-diretso pa palabas dito sa Valley 1, Paranaque. So papunta ako ngayon sa patient ko. Sa patient ko ngayon ay tatlo this morning. Dapat mas maaga-aga ako nakaalis, pero yun nga, dami kong inayos pa. Yan, medyo na late. Pero maganda naman doon, yung tatlo kong pasyente, nasa iisang lugar na sila. So nursing home kasi yun, so convenient na rin. So, medyo maingay lang tong si kuya. O yung motor niya sa harap, hindi si kuya. Yung motor niya. Right now as I'm recording, no, wala akong idea kung maganda ba yung angle, kung naririnig ba yung boses ko, o kailangan ko palaksan yung boses. Ayun, so sabay-sabay natin malalaman yan pag i-edit ko na. So nag-detour lang tayo ng konti para umiwas tayo dun sa traffic, para highway na agad tayo. Yeah. Okay, let's go. Ayan, so sobrang traffic na agad dito pa lang. Pero hindi na nakakagulat yun. Kasi normal na yan. Wala nang bago. So malapit lang naman yung pupuntahan ko. Dito sa BF Paranaque sa loob. So dun yung mga patients ko. Malapit-lapit lang naman. Mabilis lang naman talaga dapat. Kaso nga lang, yung traffic. Okay, so kailangan natin kumaliwa, kailangan natin pumorma. Pumorma sa kaliwa at ayun, nakapasok tayo guys. Dahil papasok tayo dito sa kaliwa. Kaya nga, kumaliwa eh. Alalay lang tayo. Baka biglang may lumigo. Baka may nasa left lane, bilang hindi pala papasok ng left. So alalay tayo sa mga ganun drivers. So doon tayo papasok pa BF. Nasa Lopez tayo ngayon. Papasok tayo din. Ayan, U-turn pala sila. So sa ngayon, red light. Kita nyo ba? Pero ako kasi, baguhan lang ako sa pagbabike. Pero napapansin ko sa mga nagbabike, yung mga nagbabike, hindi sumusunod sa traffic lights. Normal ba yun? O talagang pinagbabawal din na technique? Okay, 5, 4, let's go! So, papasok tayo ngayon na sa BF. And may guardhouse dito. So, sobrang stricto dito sa BF. Kasi BF yan eh. Minsan hinihingan ng ID, minsan hindi. Tingnan natin kung makakalusot ng walang makitang ID. Kaya po. Salamat. Ayun, pinapasok tayo ni Kuya. Salamat. Pero may ID naman tayong pwedeng pakita kung hanapan tayo. PRC license. Ayun. So, kung hindi ka kasi resident, kahit sa mga naka-tricycle, kung wala kang ID, papabalikin yung tricycle. Ayun, so sa mga nagra-ride na gustong lumusot dito sa BF, kasi may tagus kasi ito papuntang Las Piñas. Ayun, maganda nang alam nyo para hindi na-hassle. Pero tsambahan din eh, minsan nakataas lang yung barrier. Dire-diretso ka na lang. So ano ng balita guys? Welcome back sa akin, kasi ako yung nawala eh, no? Ayun ang balita sa inyo. So ako, ito, papajak-pajak lang.
araw-araw. So ito yung bike to work, isa sa bike to work ko. Kasi may dalawa akong lugar na pupuntahan. Meron kasi akong isa pang patient na sa Better Living. Siyempre, ibang ruta yon. Pero dito, tatlo na kasi yun dito. So dalawa yung ruta kong diadaanan. Dito sa BF, tsaka doon sa Better Living. Ayun, kung mapapansin nyo, hindi ko alam kung kita sa camera, pero meron tayong pot-pot. Inspired by none other than Ian Howe. Pot-pot. Pero convenient siya kasi malakas siya. Rinig siya ng mga nasa sasakyan. Time check pala natin, yun yung di ko nagawa, no? Time check natin ngayon, 10:05. Ayun nga, today is Friday. By Sunday kasi meron kaming ride. Mga kaklase ko nung high school tsaka mga ka-schoolmate na rin. So syempre, bala kong dalhin tong camera para naman ma-vlog natin yung first ever ride ko. Yan, first ever ride ko rin kasi yun. First ever long ride. Ang pinakamalayo ko palang na naabot is Mall of Asia. 0 kilometer pala sa Manila. So first time ko mag long ride kasi yung balak ata is Nuvali and then Tagaytay. Sana ako yung panahon. So ito pala yung Aguirre Avenue ata to, yung mahabang to. And then pagkaliwa natin dito, ayan. Hindi, El Grande pala yung kanina. Tapos ito yung Aguirre. Itong mahabang to, Aguirre Avenue. Sobrang sarap magbike dito, lalo na paggabi kasi konti lang yung sasakyan. Tapos maluwag yung kalsada. Saka maganda pa yung kalsada pati. Sobrang smooth sa gulong. So, sobrang haba nitong, sa mga hindi pa nakakapunta o hindi familiar sa BF. Ayun, mahaba itong kalsadang to. Sobrang haba kasi malaki din yung BF. And ayun, wala pang pandemic, buhay na buhay dito paggabi kasi ang daming bar, inuman, kainan. Ayun, pero ngayon sadly may mga iilan na rin na nagsasara na. Actually kahit nga mini stop eh, dalawang mini stop nagsara. Di ba? Pandemic lang nakakapagpasara sa mini stop. Ayun, so malapit na tayo sa nursing home and kakat ko muna dito. See you guys later after. So ayun, time check 12:12. Make a wish. So ayun, kakatapos ko lang sa pasyente and ngayon uwi muna ako para kumain. Tapos kukunin ko yung laptop. Ay hindi, uwi muna ako para kumain tapos lilinis ako ng bike. Pagkalinis kasi madumi na nga siya. Kung di nyo napapansin, hindi ko muna sinashowcase yung bike ko kasi sobrang dumi niya pa. And kailangan ko itong linisin para pag nagride kami, smooth lahat. Tapos kukunin ko yung laptop, tapos pupunta ako kila Isha. Tapos try ko i-edit yung mga videos and check ko na rin kung paano or kung ano yung kinalabasan. So ayun. So umalis ako ng bahay, around 73% yung battery. And ngayon nasa 45 na siya. So nagbabalak na ako agad bumili ng isa pang spare battery para may handa kung sakaling mawalan ng baterya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po ay licensed physical therapist. So yun yung pinanggalingan kong trabaho. Nag-home care po ako full time sa mga patients. So ako yung pumupunta sa mga pasyente sa mga bahay. Or for example, ngayon galing ako sa nursing home. So may multiple patients ako sa isang nursing home. Ayun, so sa mga gusto mag-inquire or kumuha ng aming services as physical therapist, ayan, message nyo lang kami dyan sa Recovery Hub Physical Therapy para maset na namin kayo ng schedule.
Ang kinikater lang namin ngayon is yung malalapit na areas. Las Piñas, Paranaque, pwedeng Alabang, ayun. Kaya rin pala ako nag-decide na bumili ng bike. Actually, nung pandemic, yung June 1, naalala ko pa, June 1, pinakaunang GCQ. So, simula nung nag-ECQ kasi, na-stop din ako sa pagkatrabaho, sa pag-home care kasi nga, syempre, affected yung ano, transportation. So, wala akong masakyan kahit tricycle. Eh, dito pa naman sa BF, tricycle lang yung pwede, tsaka jeep. Kaso, wala kayong jeep. Tapos, hindi ko maalala exactly kung anong video yung napanood ko na nainganyo ako magbike. Hindi ko sure din kung sinong vlogger yun. Pero ang dami kong penod doon sa nagsunod na videos hanggang sa, ayun na nga, nag-end up na bumili ako ng bike para makapag-bike to work ako. Tapos sumunod na rin dun yung reason na sobrang mahal ng pamasahe ko. Lalo na nga yung quarantine kasi lahat special sa tricycle. Kahit yung sa Better Living na pinag-homean kong pasyente, tricycle lang din yung pwedeng sakyan. So special yun, back and forth. So nag-compute ako nun, sa isang buwan lumalabas 2,000 mahigit yung nagagastos ko sa pamasahe pa lang. So magandang investment tong bike talaga ngayong quarantine sa lahat ng mga nagtatrabaho. Okay, so approaching na tayo sa highway ng Sukat. Medyo masikip. Paano tayo yan, puporma sa harap. By the way, pag ako pumuporma kaliwa kanan, nag-hand signal ako. So baka kasi isipin nyo, porket di nakikita, baka isipin nyo na basta-basta lang ako lumiliko. Delegates yun. So ito yung Valley 1. Pag dinerecho nyo yun, papuntang Sukat Highway. Pwedeng pa Alabang, pwedeng pa EDSA. Yung dulo. And we're here. Okay, part 2. Part 2 ng pag-alis. Bagong linis na yung bike. And nakakain na ako. Parang kanina lang, diba? Walang pinagkaiba. Traffic pa din. Everywhere, anywhere. So napanood ko yung mga clips dun sa na-record ko earlier. Pero dito ko lang napanood sa GoPro yung playback video niya. Mga okay naman, kaso nga lang yung unang beses kong labas ng bahay kanina, masyado pa lang nakatungo. So ayun, at least alam natin at ayun, nalaman din natin na dapat di tayo dito dumaan sa traffic. Okay, pa tayo ng ruta. Masyadong masikip. Sabi nga nila, pag motor hindi gumagalaw, yun ang totoong traffic. So reroute lang tayo. May isa pa naman daan dito pag dinerecho natin to. Medyo mas mabilis nga lang dun pag dumaan kasi dito puro humps. So di na ako nag-sleeves kung nakikita nyo kasi wala namang araw, hindi naman mainit, pero mukhang uulan pa nga, pero sana hindi naman. Sana ganito lang hanggang mamaya, hanggang endong week, sana ganito hanggang sa ride namin. So, tayo dadaan dito tayo kami dulo. Masyadong malalim. So yung daan natin dun pa rin sa BF, lusot natin dun kasi
kasi sa Tagalas Piñas siya. And yun nga, buti may ID tayo na papakita para makalusot tayo ng BM. Time check pala natin, 2:21 ng hapon. Ayun, ito yung sinasabi ko kanina eh. Hindi ka naman liligo sa kaliwa, pero pumaporma sa kaliwa. So ayun yung mahirap doon. Ayun yung pinatawag nilang red plate. Government nakalagay. Pag red plate, pwedeng mag-ganon. Pag ordinary lang, bawal. Ngayon, titignan natin kung kahanapan tayo ng ID this time, pero mukhang hindi. Kasi nakataas na yung barrier. Ayun, so sa mga gustong dumaan dito nagbabike, sambahan lang din talaga. Pero mas strict pa sila sa mga motor. Doon naman tayo sa stoplight, yun sakto, green. So kanina kumaliwa tayo papunta doon sa mga pasyente ko, pero this time didiretsoin natin to. Palabas tayo doon sa isa sa tatlong gate ng BF. O isa sa apat pala. Ayan, kanina doon tayo. Ngayon diretsoin lang natin to. Tapos, pwede tayong dumiretso, may way din pa kaliwa. Mas gusto ko dito sa kaliwa, kasi makikita nyo na lang kung bakit. So yung rason kung bakit. Kasi sobrang favorite kong daan nito. Diba? Napakaganda. Dito kasi sa Paranaque, eh. Siguro hindi ko lang alam, pero bibihira kasi yung mga gantong lugar na mapuno eh. Kaya actually hindi ko alam kung kuya siya wate. Sorry po kung napanood na to. Diba napakaganda? Bibihira lang eh. So every time na may chance akong dumaan dito, pinapadaan ko talaga. Lalo na pag mainit, nako, sobrang lamig dito. Talagang mako-cover ka ng mga puno. Yun nga lang, pag gabi, siguro wala kayo napansin na street lights. Pag gabi, sobrang dilim dito. Ang ilaw lang talaga, yung mga ilaw ng headlights ng mga sasakyan tsaka tricycle, eh hindi din naman to talaga daanan kasi yung kanina yung pag dumiretso kayo yung mismong highway, ito option lang naman to, so madilim talaga dito. Maganda rin palang dumaan dito kasi may magandang puno, parang tree of life. Parang yung mga dinodrawing na malalaking puno. Ano yung itsura niya? Ayan, yung nakikita niya yun. Para siyang tree of life. Parang sobrang ano, perfect ng pagkakatubo ng puno. So bale ito, dire-diretso yun na lang ito, tapos pagdating doon, intersection ulit, then Las Piñas na. Ito ano to, Southland. Ayun, so ito na yung Las Piñas, Alabang Zapote Road. Kakaliwa tayo dito. Time check 2:36. Alanganin ito ah, nasa gitna. Sa gitna ng park. So kakanan tayo dito, pag dinerecho natin yan South Mall, tapos pag dinerecho pa Alabang.
Dito tayo sa kanan. So si Ishak, hindi na natatanong. Wala naman nagtatanong. Nagbabike din siya. Na-engganyo rin siya magbike dahil sa akin. So bumili kami ng bike niya. Dito lang sa Las Piñas. Kaso, every Sunday kasi, titry namin mag long ride. Yung long ride sa definition namin. So, hindi naman talagang out of town na long ride. For example, nung every Sunday, nagbabay kami, pumupunta kami kay Lindvest, Evia, ikot ng Molino. Pero malapit lang naman din dito sa Las Piñas. And then, isang Sunday, last week, at this Sunday lang, pupunta kami ng MOA dapat. Kasi nakapunta ako ng kilometer zero na mag-isa. Gusto ko siyang isama nun. Kaso, na-aksidente na. Bigla naman siya na-aksidente. Although hindi naman malalang disgrasya, pero nag-skid yung gulong niya. Tapos, ano na kami, bandang lagpas na kami ng Naiya. So, buti na lang din kasi malawak yung kalsada doon. At Sunday yun, so wala masyadong sasakyan. Kaya Sunday kami lumalabas nun. So, nag-skid siya. Naitukod niya yung left arm niya. Ayun. Wala namang bale. Dislocation, wala. Nagka-inflammation lang. Yan nga lang. Mukhang pa okay na sana yung inflammation niya, yung siko niya, kasi bilang tumama sa upuan, ayun, ang laki ng pasanga yun, sariwa-sariwa. Ang nangyari pa doon, sa left side siya bumagsak, so okay naman yung, so buti na lang din left side, bike-wise, kasi hindi nasira yung, hindi natamaan yung FDRD niya, pero yung brakes naman niya balik. So nabali yung brakes niya, so kailangan na rin niya mag-upgrade. Eh sakto yung bike niya naka-combo shifter, meaning nakakabit or iisa lang yung katawan ng brakes tsaka ng shifter, ito. Tapos mechanical brakes pa siya. So instant upgrade. Instant upgrade talaga yun. Parang ang saklap nga eh, no? Kinailangan pang umabot sa ganun para lang mapahiwatig ng mundo na kailangan na niya mag-upgrade. Kasi kakabili lang niya ng August 23. Parang wala pang isang buwan yun nung nangyari yung incident. Pero ayan, at least hindi naman malala at okay naman yung recovery niya. And pag-iipunan na lang yung pag-upgrade ng kanyang drivetrain. Ayun, so malapit-lapit na ako sa kanila. Hindi ko na ipapakita yung bahay nila, syempre, kung saan talaga. So sana na-enjoy nyo, no, yung pag-angkas nyo sa bike ride ko ngayon, sa pag-test ng camera. And ayun guys, watch out for more, for sure yun, for sure. Ayun guys, tutol nga na sinasabi ng mga nagpa-bike o kaya nagmo-motor, hila man o hindi. Hindi hila si kuya. Always ride safe. See you guys. Peace.